Maaari po tayong tumayo para sa pagbabasa ng 11 verses. Medyo mahaba-haba po tayo ngayon. 11 verses, John chapter 11 verses 47 to 57. Galing po ito sa magandang balita. Verse 47, sabay-sabay po tayo. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga pariseo ang mga kagawad na kataas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Verse 48. Patuloy sa kanyang mga ginagawa. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ating bansa. Ngunit ang isang sa kabila, si Caiaphas, isip na mas mabuti pa sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa, hindi mula bilang pinakapunong pare ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesya alang-alang sa bansa at hindi lamang para sa bansa kundi upang tipunin ng mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, maraming tagalawigan muntas sa Jerusalem, pero sumabit, hinahanap nila si Jesus. Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Ipinag-utos ng mga punong pari at mga pariseo na pagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Pwede na po tayong maupo. Salamat sa ating pagbabasa ng 11 verses. Merry Christmas po sa inyong lahat. At kung nagagawa kayo, naggagawi kayo sa mga SM, ay alam naman natin, nagsisimula na ang mga Christmas lights. Medyo exaggerated, no? Pero dapat naman natin bigyan ng pansin ang Pasko. Malayo pa naman, ano? Malayo pa yung Pasko. Pero gusto ko lang masabi na ako ang unang-unang bumati sa inyo ng maligayang Pasko. Noong 2015, meron isang sine. Ang pangalan ay ang The Lazarus Effect. Malamang si Brother Ronnie mahilig sa sine to, napanood na to. May dalawang medical researcher na naggawa sila ng isang gamot, isang serum. Itong isang serum na to, ay ang pangalan ng serum ito ay Lazarus. Okay? Ito daw ay yung mga may coma, yung mga nasa ospital na may coma, makakatulong daw po ito at pwede daw silang mabigyan ng buhay. Mga may coma, hindi pa patay, ano? Sinubukan nila to sa isang aso. Sini lang po ito, ha? Hindi ito totoong buhay. At nabuhay yung aso. At nakita nila, ba, napakaganda, no? Gusto nila makita kung pwede sa tao din yung kanilang gamot. Dalawang tao po ang nangunguna dito sa sining ito, so The Lazarus Effect. Si Frank at saka si Zoe. At gusto nilang makita kung talagang yung eksperimento nila at ang kanilang gamot ay pwede sa ibang tao. Eh habang ginagawa nila ito, isa sa dalawang manggagamot ay nakuryente. At siya ay namatay. At nung namatay siya, sabi nung isang kasama niya, abay, tama-tama, gagamitin ko to, itong gamot na ito para buhayin itong serum, muling buhayin itong si Zoe. Unang-una, naging successful ang kanilang eksperimento. Nabuhay nga si Zoe at pag tinatanong nga daw si Zoe, itong nabuhay muli, nagpunta daw siyang impyerno. At nakikita niya ang kanyang kabataan at may kinikwento siya na kung ano mga nakikita niya. Maya-maya, itong si Zoe ay biglang nagkaroon ng mga unusual abilities.
Yung pala, itong gamot na ito ay biglang nagbibigay sa utak ng rapid evolving superhuman powers. Meron na siyang telekinesis, meron na siyang telepathy. Pero kasama nung mga yun, ay meron yung kanyang utak ay naging napakasama. Nagkaroon siya ng insanity. At doon nagsimula Lazarus effect. Yun yung tema nung sining yun, ano? At yung last second part of the movie ay sinusubukan nilang patayin yung nabuhay na si Zoe. Dahil nga ay naging parang demonyo na siya. Luckily, ito'y nasa sine lamang. At wala pong tayong prueba o kaya testigo na may nangyayari pong ganito sa tunay na buhay. Isa lang ang may tunay na kapangyarihan, makapagbuhay ng patay. Ito po ay si Jesus Christ. Siya lang ang may tunay na kapangyarihan, wala pa pong nakadokumento sa nakapagsabi, siguro na may nabuhay na muli, kung hindi isang tao lamang, si Jesus at si Lazaro lamang. At lahat po ito ay marami tayong ebidensya sa pangyayari. Ang dami natin saksi. Ang dami natin nakikita mga kasulatan. Siyempre, ang Biblia nasa kasaysayan ng buhay ni Lazaro. Na ito ay totoo. Siyempre, ang mga kaaway natin, mga Gnostiko at ang mga atheist, kahit yung mga Hudyo, baka hindi sila maniniwala at sila ay makikipagdebate po sa atin. Pero tayo, alam po natin ang katotohanan. At ito po ay magbibigay sa atin ng isang opinion. Itong ating pinag-uusapan, itong buong chapter 11, ay magbibigay po sa atin ng isang opinion patungkol kay Jesus. Isang Christology, kumbaga. What do you think of Jesus? Kaya nga ni Doc Rico, who is Jesus to us? At yun po ay dapat meron tayong tamang naaalinsunod sa Biblia ang ating pananaw kung sino si Jesus. Hindi po siya genie. Hindi po siya isang pwedeng maging masama, pwedeng maging mabait. Hindi po siya ang nature. Alam po natin, dapat meron tayong fully accurate view of who Jesus is. At itong chapter 11, kagaya nga sinabi ko, ay may epekto sa ating, ang term ko dyan is Christology. Who is Jesus? Masaya natin binabasa sa verse 45, last week nung kay Pastor EJ yata, ay maraming naniwala. Bakit? Nakakita sila eh. May ebidensya sila eh. Maraming naniwala. Masaya natin binabasa po ito. Siyempre naman, sino ba naman hindi maniniwala? Pag may nakita kayo at meron kayong mga testigo na may nabuhay sa mga patay. Alam mo, sabi ni Augustine sa 4th century, buti na lang tinawag ni Jesus si Lazaro. Kung hindi, ano, yung buong sementeryo daw ay aangat. Nakakatakot nga naman yun. Buti si Lazaro lang daw. Pero akalain ba natin na pagkatapos makakita ng isang patay na mabuhay muli, ay marami palang hindi rin maniniwala. Yung iba pupunta dun sa mga Pariseo at magsusumbong. Hindi nga dapat tayo na susurpresa eh. Kasi ang Biblia mismo ay nagsasabi na tinatanggihan nila hindi lang ang itong himala, kung hindi ang tagadala ng himala na si Jesus. They just rejected it. Tinanggihan po nila ito. Ang muling pagkabuhay ni Lazaro, ito nga ang tinatawag natin ang pangpitong the seventh sign or the seventh miracle sa Book of John. Di ba alam natin, nag-start yung water into wine, tapos may feeding of the 5,000, man born blind. Pito lahat yan. Ito na yung panghuli natin, ito yung pangpito. At napaka-importante para sa Apostol Juan dahil ito yung nagbigay ng huling desisyon. Para ano? Para patayin si Jesus. Ito yung huling tanda. Ito yung huling himala. Ito yung huling miracle ni Jesus
sa sobrang sikat niya, ang ginawa ng mga kaaway niya ay gumawa ng konseho. Gumawa sila ng konseho, gusto nila patayin. Itong pangyayari na ito ay naglalarawan na si Jesus ay siya tangi ang nagbibigay ng buhay sa mga patay. Akalain mo, sa halip nun, humantong pa ito ng pinakamasamang plano sa kasaysayan ng mundo. The most evil plot in history. Eh, sila yun eh. Pero ako, ngayon, ay ito yung kinakatakot ko para sa lahat sa atin. Na patuloy na nagpapakita si Jesus ng kanyang biyaya at dire-diretso natin tinatanggihan ang kanyang biyaya. Sige, hindi natin tinatanggihan. Pero nawawalan lang tayo ng interest. Dinededma lang natin. Dapat po kasi ito ay nagbibigay ng luwalhati sa kanya. Tandaan natin sino ba si Jesus, sino ba ang Diyos. Sabi sa Exodus chapter 34:6, pwede niyong basahin dyan. Si Yahweh ay ang nagdaan sa harapan. At ang sabi niya ano? The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Nai-imagine ko lang ano? Si God the Father, si Yahweh, yun, dumaan sa harapan ni Moises. Ngayon, ito sa New Testament, parang dinaanan sila ng isang kaluwalhatian ni Jesus. At ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian para sa huling pagkakataon sa isang pampublikong himala sa bansang Hudyo na lahat na nakakakita, mga pinuno, mga Hudyo, mga kaibigan at mga kalapit na bayan ng Jerusalem, nakita ang himala ni Jesus. At ito po ay nakikita din natin ang reaksyon ng sa himala ni Jesus. Alam mo, nakita na ng ating gospel writer na si John, sa simula pa lang ng kanyang ebanghelyo, sa verse 14 pa lang, sabi niya, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Ito ang sabi niya, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Pag binabalikan siguro ni Apostol Juan yung kanyang sinulat, malamang marahil sinasabi niya, uy, naalala ko yun. May binalik si Lazaro, nabuhay ulit si Lazaro. Grabe yun. At yun yung sinusulat niya. Sa simula pa lang sinasabi na niya yun. We have seen His glory, sabi ni Juan. At sabi nga dito sa verse 47, kaya tinipon ng mga punong pari at mga pariseo ang mga kagawad na kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Dahil sa hindi nila matanggihan na katotohanan na ginawa ni Jesus, ay natatakot sila at yung mga kanilang plano ay nagiging popular ni Jesus, ay kailangan nilang umaksyon at umaksyon kagad. Kumbaga parang sinasabi nila, may plano na sila noong araw eh. Yung unang plano nila ano, sabi nila manahimik lahat ha, hindi pwedeng magsalita patungkol kay Jesus ha. Yung sa John chapter 5 kung hindi ako nagkakamali. Pero dito ano sinasabi? Parang sinasabi sa verse 47, ano ang na-accomplish natin? Yung mga plano natin hindi nangyayari. Tinan mo, si Jesus, sumisikat na siya. Hindi tayo, yung ating paninira, quote-unquote, yung paninira natin ay hindi nangyayari, hindi maganda yung nangyayari. Nagte-trending na si Jesus. Kailangan na pigilin to kasi kung hindi, sisikat siya masyado. Tandaan nyo, itong mga pariseo at itong mga leader ng Israel ay meron na silang may proof na sila. Nalalo yung taong ipinanganak na bulag. Nakita nila ang tunay ng mga gawain ni Jesus. Ngunit ang kanilang konsyensya ay hindi naman gumagalaw. Inaamin nila ang mga himala. Ngunit inaatake nila ang tagagawa ng himala. Pansinin po natin, wala pong nagsabi sa isa sa kanila,
wala, mali yung ginagawa ni Jesus. Hindi totoo yan. Lahat sila, there's no denial of miracles. There is no denial of miracles. Pero ano nangyayari? Nakikita nila, meron na silang ebidensya. Ang sabi nga ni Calvin, John Calvin, sabi niya, parati na lang daw yung may mga isipan na salungat kay Kristo ay maninindigan at hindi makukumbinsi kahit may marami na siyang ebidensya. Nakikilala nila ang mga himala na nangyayari, ngunit naghahanap sila ng rason kung paano nila i-oppose o kaya gawing oposisyon si Jesus, hindi para sa kanilang pananampalataya. Patuloy silang naglalakad sa sarili nilang pamaraan at itinatanggi po nila kahit na may ebidensya na sa harapan nila. Sin in our hearts will cloud our judgments and make us fail to see God's glory. Kasalanan, pag nasa loob po natin yun, ay hindi natin makikita ang kaluwalhatian ng Diyos na dapat pinapakita. Tandaan natin na humihingi po itong mga kaaway ni Jesus, itong mga lideratong ito, ng mga signs. Tignan mo sa Matthew chapter 12 verse 38. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautosan sa mga Parisiyan, Guru, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Tapos nung sa John chapter 2 verse 18, dahil dito itinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo nung winasak niya yung marketplace. Anong himala ang maipapakita mo upang patunayan na may karapatan kang gawin ito? Tandaan natin, marami nang naniniwala, sila hindi pa rin naniniwala. Para silang si Faraon. Si Faraon, sa Exodus chapter 7, sabing sa verse 9, sabi ni Lord kay Aaron tsaka kay Moises, kapag sinabi sa inyo ng Faraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Faraon at magiging ahas iyon. Okay? Verse 13, fast forward. Ito yung puso ni Faraon. Gayon may nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron. Gaya ng sinabi ni Yahweh. Moses and Aaron, meron na silang pruweba. Pero si Faraon ay hindi nakikinig. Ganun din, ano? Fast forward dun sa panahon ni Jesus, sadya silang nililibing ang kaluwalhatian ng Diyos. Dapat ito na nga ang pinapakita nila eh. This miracle was made para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos, anak. Dapat sila'y namangha. Dapat sila'y nagtaka. Dapat sila'y nagtanong, totoo nga ba ito o hindi? Pero hindi, gumawa sila ng isang konseho upang makita kung ano ang dapat nilang kontra dito. Napahiya na nga sila nung may isang taong bulag, born blind. At ngayon, pangalawang beses, harap-harapan sa kanila, alam ng buong bayan ng Israel na si Lazaro ay nabuhay muli. Sana dapat suriin nila eh, no? Kung totoo nga ba, tama nga ba ang ating Christology, ang ating opinion patungkol kay Jesus? Teka muna, baka nga tama itong taong ito. At mga kanyang sinasabi, ngunit hindi eh. Masyado maraming kasalanan sa isang puso, sa kanilang puso, at ang kanilang mga convenience. Ayun ang nanguna sa kanila. Sa halip, natatakot sila na mawalan ng kanilang mga pribilyeho na kinagigiliwan nila sa Roman Empire. Tinan mo nakasulat sa verse 48. Kung siya ay pababayaan natin magpatuloy sa kanyang mga ginagawa,
Ano mangyayari daw? Maniniwala sa kanya ang lahat. Parang masamang mangyayari yun, no? Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Ay, nako. Ang Sanhedrin, sila dapat ang supremo, sila dapat ang governing body, sila dapat ang best men of Israel. Yun ang sa kanilang akala. Ang mga Saduceo, sila yung pinakasiga, no? Arrogante. Ang mga Pariseo, pinakabanal. Nakabihi sila lahat, may isang council at siguro nasa gitna itong si Caiaphas nakikipag-usap sa kanila. Marahil anong ginawa nila sa simula ng kanilang konseho? Baka nagdasal pa nga yun, humingi pa ng leading ng Panginoon. Pero anong ginawa nila? Habang nagpupulong sila, upang tutulan si Jesus, there was a man who was doing great miracles at imbis na itulak ang Israel papunta kay Jesus, anong ginawa nila? Natakot sila. Baka mawalan sila ng pwesto, baka mawalan sila ng kanilang mga pribileyo. Sabi nga everyone, all men, will believe. Mawawala ang ating templo, mawawala ang ating bayan. Nawala nga po, sa tunay na buhay, nawala ang templo at ang noong 70 AD, no? Mga 30 years after this. Pero hindi ho kasalanan ni Jesus po yun. Ang konseho ay kinakatakutan nila ay masyadong, baka magidaw, masyadong sikat si Jesus at magkaroon ng messianic implication. Alam naman natin po, ang Rome, masyadong paranoid ito sa mga ganyang mga, baka may insurgency, baka may kudeta, kumbaga. Baka ang kinakatakot nila, sumikat masyado si Jesus. Pag sumikat si Jesus, sabihin lang, naku, may isang Messiah doon. Baka awayin tayo. Ang kinakatakot nila, sasabihin ng Rome, sino yan? Sino yan? Sino yung taong yan? At i-reassess natin ang ating relasyon, ang special relationship natin. Tandaan natin, ito yung panahon na ang Roma ay nagbibigay ng kapayapaan. Pax Romana at that time. Ang Pax Romana ay hawak kayo ng Roma, may mga gwardyang sibil ng Roma, pero nagbabayad kayo ng tribute tax. Pero yung ibang mga bayan ay bawal makipag-away, makipaglaban, makipagdigmaan sa Israel. Bakit? Dahil hawak sila ng Roma. In exchange, nagbabayad sila ng buwis. Meron silang Roman peace and the civil order para sa kanilang religious freedom. Pero magbabayad sila ng buwis. At bagamat akala nila na itong si Jesus, itong taong sumisikat, si Jesus ang pangalan niya, ay makikipagdigmaan sa Roma, sa totoo lang, nung tinanong siya, ano sabi niya? Give to Caesar what is Caesar's. Kanila yan and give to God what is God's. Hindi siya makikipagdigmaan, hindi siya gagawa ng gulo, hindi politika ang dating ni Jesus. Hindi politika ang dating ni Jesus. Ngunit itong si Caiaphas at ang kanilang konseho ay sinasabi nila kung hindi masira o mawala si Jesus, baka mawala ang ating bayan at ang ating templo. Ganon din po, alam niyo po yung may binabasa po akong libro, medyo na, masyadong mabigat na basahin. Ito yung tinatawag na The Intellectual. Sila daw yung sinulat siya ni Paul Johnson at ang thesis ni Paul Johnson ay kahit na napakagaling po nila, kagaya ni Leo Tolstoy, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, di ba, yung mga philosophers, hindi po daw dapat tayo pumunta sa kanila para sa abiso. Bakit? Kasi ang kanilang buhay, ang kanilang moralidad, ang kanilang respeto sa katotohanan ay wala. Ang gusto lang po nitong mga ito ay makuha nila at makamit nila ang kanilang gusto sa buhay, which is kasalanan. At yun ang thesis ng book, The Intellectuals. Hindi ko na nga pinagpatuloy dahil napakahirap.
basahin. No respect para sa katotohanan. Para din po itong si Caiaphas na makikita po natin nagwawalang bahala sa katotohanan at walang pwedeng magandang abiso ang ibibigay sa atin. Ang ibinigay nga niyang abiso dun sa bayan ng Israel ay ano? Patayin natin yan. Sabi sa verse 49 tsaka sa 50. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, na isang pinakapunong pari, high priest, ng taong iyon, ay nagsasabing, wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Ang bayan ng Israel ay dapat tinuturo ang mga tao patungong Diyos. Ang pinakapunong pari, ang kanyang pakay, ay dapat itinuturo niya ang mga tao patungo sa Diyos. Sila po dapat ang channel. Israel was supposed to be the channel of divine revelation. Ngunit si Caiaphas, tinignan lang niya ang relihiyon para sa kanyang sariling benepisyo. Dapat niyang itinuturo ang lahat ng tao dun sa Mesiyas, ngunit hindi. Hindi niya ginawa yun. Tinuturo niya ang isang tao, sabi niya dapat patayin yun. Ay sino nga ba itong si Joseph Caiaphas? Bakit nga siya, siningle out ni Apostle John sa kanyang libro? Parang gusto niya i-highlight, ano? Ito yung taong ito. Ito yung punong paring ito na nung namatay si Jesus, siya yung nakaupo dyan. Siya yung punong pari. At akala niya, kung ginawa niya yun para hindi magkaroon ng digmaan ang Israel sa Rome, o kaya hindi sila mapuna ng Rome ang mga nangyayari sa Israel, gagawa siya ng kanyang sariling paraan, ganun din. Pagkatapos ng 4 years, sabay sila ni Pontius Pilate ay nawala. Sila ay nawalan ng trabaho. Sabay pa nga po sila. At sabi ni Caiaphas, wala kayong alam. Napaka walang galang itong taong ito. Typical yan po sa mga Saduceo. Sabi niya, hindi niyo alam ang inyong pinagsasabi. Bilang punong pari, sabi niya, no, walang konsyensyang sinasabi ni Caiaphas na dapat ito magandang gawin natin. Ano? Iniisip natin, magde-deliver na ito ng isang magandang speech sa isang amphitheater. Sabi niya, isang tao ang mamatay para sa bayan ng Israel. Public safety ang iniisip niya. Nanganganib nga naman ang lahat ng kanilang quote-unquote posisyon. At yung aksyon na ito ay makakatulong sa lahat ng meron sila at the moment. Naging hadlang si Jesus sa kanila. Naging hadlang si Jesus kay Caiaphas. Tayo ba? Hadlang ba si Jesus po sa atin? Paano ba natin na ipapakita si Jesus sa ating buhay? Question, nakakasama ba si Jesus sa atin? Yung presensya ba sa kanya, na ni Jesus sa ating buhay ay nagiging panganib sa ating trabaho, sa ating gustong matupad sa buhay? Negatibo ba ang pag-iisip natin pagdating kay Jesus? Paano kung may compromise ako sa trabaho, sideline muna si Jesus? Compromise ako sa girlfriend ko, sideline muna si Jesus. Isang tabi ka muna, Lord. Yung aking comfort, yung aking stature bilang isang nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya, lailo muna si Jesus. Lailo muna as a believer. Ganun po ba tayo? Tandaan po natin, lahat po tayo na nagbibigay at nagsasabing si Jesus ang ating tagapagligtas at Panginoon
lahat po tayo ay nangako na tayo ng katapatan sa Kanya. We have already pledged our allegiance to Jesus Christ. Hindi po yung ano yung kagaya ng salita ni Caiaphas, ano po ay mas mabuti? What is more expedient? What is more profitable? Hindi po tayo pwede mag-isip ng ganun. Dahil tayo ay alipin, tayo ay nangako na ng katapatan kay Jesus. Hindi yung ano yung pinakamadaling pwedeng mangyari. Hindi po yun ang magbibigay sa atin ng mga desisyon. Magbibigay po tayo ng mag-iisip po tayo ng decision making. Sabi nga, yung plumb line natin, Word of God. Ang plumb line natin, morality. Ang plumb line natin, what would be, ano ang dapat natin gawin para mabigyan ng luwalhati ang ating Panginoon? What would give God the most glory? Hindi kagaya itong si Caiaphas. Para sa kanya, ano yung mas madali para sa kanila lahat? Ano yung mas mabuti? Ano yung mas profitable? Yun lang ang gusto niyang gawin. Swak na swak nga siguro to sa politika ngayon eh. Sa totoo lang. May total disregard siya ng moralidad. Meron siyang iniisang tabi niya ang katotohanan. Talo ang katotohanan sa kanyang gustong gawin. Tayo naman dito sa Grace Fellowship Church, dapat natin itinataguyod yung dalawang bagay, yung moralidad at yung katotohanan. Alam niyo ang problema nitong si Caiaphas, dahil akala niya ay isang tao lang si Jesus. Ang sabi niya, wala kayong alam, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan? Yun ang problema. Akala niya, isang tao lang si Jesus. Mali ang kanyang Christology. Itong termo na to na tao si Jesus, tama po yan. Ngunit, ito ay half-truth lamang. At kung pinabayaan po natin, ay magiging absolutely false kapag hindi natin sinabing isang tao, isang Diyos. Isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Hindi niya iniisip na ito na nga ang Mesiyas. Para sa kanya, isang tao lamang, okay lang yan, isang tao lang. O yan, sige, kasama natin para sa bayan. May isang tao. Inosente yan, pero okay lang. Take one for the team ka na lang, Jesus. Para kami lahat ay komportable. Ikaw na lang mamatay para sa amin. Ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Obviously, hindi niya nakuha ang sinabi ni Jesus sa chapter 11 din sa verse 4. Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. It is for the glory of God that the Son of God may be glorified through it. Itong pangyayari kay Lazaro para sa anak ng Diyos. Sabi nga eh, nakita na nga pag sinusulat pa lang ni Juan, and we have seen His glory. Mga kapatid, bakit ba tayo nabubuhay? Bakit ba tayo nandito? Bakit ba tayo may Grace Fellowship Church? Ano yun? Is it to go forth and multiply? Yun ba yun? Bakit nga may bayan na Israel? Bakit? Upang magbigay ng luwalhati sa Diyos, upang ituro ang Mesiyas. Ganon din ang bayan ng Israel. Naalala niyo sa Exodus chapter 4, ano nakasabi? Let my people go so that they may worship me. Ang bayan ng Israel ay nandiriyan upang magbigay ng luwalhati sa Diyos. Tayo, ganon din po. Upang magbigay ng luwalhati sa Diyos at upang ituro sa mga hindi pa nakakakilala dun sa Mesiyas. Lahat tayo may responsibilidad, parang si Juan Bautismo. There he is. There's the Messiah. Yun dapat ang ating ginagawa. Hindi naman natin siguro tinatapon si Jesus sa ilalim ng
Diba, hindi naman natin inaano yun eh. Hindi naman natin binabastos eh. Okay, alam ko yun. Ngunit hindi rin natin pinagsasamantalaan ang mga pagkakataon natin na upang makapagsalita patungkol kay Kristo Jesus. Marahil marami sa atin ay nananahimik lamang. Hindi po yun ang tugon ni Jesus para sa atin. Marahil marami sa atin, okay naman ako eh. I'm preaching the gospel with my life. If necessary, use words. Hindi po yun ang tugon. Hindi rin tayo magiging ala ang sinasabi kay LeBron James, shut up and dribble ka na lang daw. Hindi, nag-iingay si LeBron. Pero sa kanya, politika. Tayo mas importante para sa ating Diyos. Kailangan natin ipaglaban ang ating pananampalataya. Ang dali kasi itanggi ang ating pananampalataya eh. Pwede naman, hindi naman talaga tinatanggi. Iniisang tabi lang. Sandali lang, may gagawin po muna ako. Sandali lang, may titignan lang po ako sa social media. Sandali lang, ganda ng conversation ko dito sa kaibigan kong ito. Ngayon, pag nakikita natin si Jesus sa mata ni Caiaphas o sa pamamagitan din ni Caiaphas na isang tao lamang, madali siguro natin maintindihan kung bakit ganun si Caiaphas. At madali rin siguro natin gawin na isang tabi lang muna ng ating pananampalataya. Kaya ba natin bigyan si Jesus ng kaluwalhatian kahit na may banta sa ating mga posisyon, kahit may banta sa ating buhay, sa ating kapangyarihan, sa ating ginhawa? Paano ba tayo rumesponde o tumugon dun sa ating kailangan gawin? Sinusubukan ba natin iniisang tabi si Jesus? Sana hindi. Verse 51 and 52. Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito bilang pinakapunong pari ng taong iyon. Nagpahayag siya ng propesya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Ito nakikita natin si Juan na pagsulat ng gospel na ito, parang pinapakita na niya kung ang kanyang side niya, di ba? Parang pag nanood ka ng news sa Amerika, pag CNN, alam mong Democrats yun. Pag Fox News, alam mong Republican. Ito, pag nagsulat si John, alam mong hindi niya rin tinatago yung kanyang pakay. Sabi nga sa John chapter 20, 31, ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumamampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. At so namatay din si Jesus eventually. At yung bayan ng Israel ay nawala. Ngunit hindi po si Jesus ang may kasalanan po nun. Ang mga punong pari din ang may kasalanan. At alam mo, habang lahat ito ay nangyayari, yung binasa po natin kanina Salmo chapter 2 verse 4, habang nangyayari lahat ito, nagpaplano ng masama sila kay Jesus, si Yahweh ay nakaupo lang sa langit at natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala naman katuturan. The Lord just scoffs, He just laughs in heaven. Kahit nasa verse 53, ang sinasabi po dito, mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapatay si Jesus. Ito yung tunay na paglilitis kay Jesus. Ito yung tunay na trial ni Jesus. Alam natin sa Matthew chapter 26, di ba, pupunta rin si Jesus dun sa religious leaders hanggat kay Poncio Pilato. Pero wala na eh. Sabi dito sa verse 53, pinagplanuhan na nila hindi ano yung magkaroon ng trial, pero kung paano papatayin na si Jesus.
Wala na. Ang iniisip na lang nila, paano nila mapapatay? Para maihatid lang nila ang parusa ng kamatayan. Sabi nga sa Mateo chapter 26 verses 3 and 4, ito na yung sinasabi natin, fast forward. Ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noong nasa palasyo na pinakapunong pari na si Caiaphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim para bigyan ng test ng trial, hindi, para ipapatay. Alam niyo mga kaibigan, itong muling pagkabuhay ni Lazaro, dapat kahit yung pinaka matigas na puso, dapat lumambot dahil sa muling pagkabuhay ng isang tao. Ngunit sa halip, pinagplanuhan pang patayin ang ating Panginoon. Tayo, ano dapat ang ating gawin? Kapag binigay na sa atin ang katotohanan ng Diyos, ganun din ba tayo ang magtatanong? Ano ba tanong natin? What's the most expedient thing to do? What's the most profitable thing to do? Ano kaya ang pinaka-the best na pwede mangyari sa ating buhay para may ginhawa tayo? Hindi. Ang mga tanong dapat natin is, what's the right thing to do? Ano ang dapat gawin nating gawin upang mabigyan ng luwalhati ang ating Panginoon? The most profitable thing to do, according to Caiaphas, was to kill the Messiah. Grabe yung kasalanan sa kanilang puso. At ito na nga po yung turning point. Ito sa narrative ni John, ito yung turning point. Therefore, wala na silang gawin, kundi ang plano nila, patayin ni si Jesus. At nung yung araw na yon ay nagdesisyon na sila na maski pa paano, papatayin na nila si Jesus. Ito na yung epekto. Verses 54 to 57. Dahil dito si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayan malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Verse 57, ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga pariseo na ipagbigay alam sa kanila ang mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maidakip nila. At sinasabi nga nila, kung ito'y ikaw daw ay isang tagabayan ng Israel at hindi ka nagsasabi ng totoo pag nakita mo si Jesus, ay sasabihin ay kasabwat ka. Kasi ang binigay ng konseho ng Judaismo ay nagbigay na parang isang warrant of arrest. Kung saan iniutos na kung kanino man na nakakaalam sa kinaroroonan ni Jesus ay dapat ipahayag ito. Ang katahimikan ay nangangahulugan na nakikipagkasabwatan ka at maaari kang parusahan. Sabi nila, lahat kayo, pag nakita nyo si Jesus at hindi kayo nagsalita, may parusa sa inyo. Kaya nga daw, sabi ng aking commentary sa EBC, Expositor's Bible Commentary, si Judas, alala nyo si Judas, syempre, wala siya dito. Si Judas daw, ang kanyang katapatan sa nagaharing pagsaserdote kay Caiaphas ay nanguna sa kanyang personal na katapatan kay Jesus. Kaya nung naiisip daw ni Judas, alam natin kasalanan yung ginawa ni Judas, yung halik ni Judas, yung ginawa niya kay Jesus, alam natin kasalanan yon. Pero sinasabi po nila dito, sabi ng aking komentaryo ay, the reason why he did that is because ang kanyang katapatan ay nauuna pa dun sa bayan kesa sa katapatan kay Jesus. At napakalungkot po ng iyong responde nito nila Caiaphas. Sayang. Marahil kung tayo nakakita noon ang tamang tugon, malamang ay mamamangha tayo. We would just fall down and worship the Son of God. At marahil kikilalanin natin ang kanyang
pagka-Diyos. Sabi nga sa last verse na binasa ko kanina, sabi niya doon eh, ang katahimikan ay nangangahulugan ng pakikipagsabwatan at maaring parusahan. Dapat ganun din po sa atin mga Kristiyano. Sino man na nagsasabing kilala niya si Jesus at ang kanyang kaligtasan at hindi nagsasalita patungkol sa kabutihan niya ay dapat hindi maparusahan. Dapat guilty din po tayo. Dapat guilty din po tayo. Ito'y isang hamon na kailangan natin seryosohin mga kapatid. Na tumayo tayo at magsalita at magpahayag patungkol kay Jesus. Hindi naman po sinasabing kumuha tayo ng megaphone at tumayo dun sa terminal at magsalita buong araw. Kung yun ang inyong conviction, gawin niyo yan. Ngunit hindi po yun ang pinag-uusapan natin po dito. Ang sinasabi po natin dito, yung mga oras na mayroon tayong pagkakataon, makapagsalita ng katotohanan, makapagpahayag ng biyaya ng Diyos, huwag natin tatalikuran. Maging sensitibo po tayo. Baka naman may pagkakataon na hindi pa natin alam. Hindi naman kailangan one-track mind tayo na lahat na lang, no? Sasabihin mo patungkol kay Jesus. Oh. Kunyari, nagkwekwentuhan kayo. Oy, namatay yung isda ko nung isang araw. Oh, namatay isda mo. Ay, namatay din si Jesus para sa inyong mga kasalanan. Diba? Pangit naman yung ganun, diba? Kailangan maging sensitibo po tayo sa mga opportunities na ibinibigay sa atin. Always prayerfully asking the Holy Spirit, Lord, give me the right time. Lord, give me wisdom. Diba? Hindi mo pa pwedeng banat tayo ng banat. May oras para sa lahat. Ang sinasabi ko lang ay ang oras natin, huwag natin kaliligtaan sa ating mga pagkakataon. Sabi nga ni Apostle Paul, i-Englishin ko na lang. Diba? Ang sabi niya, I have fought the good fight. I have run the race. I have kept the faith. Ang sabi ni Jude, we are to contend for our faith. Bakit? Bakit natin ginagawa yun? Dahil gusto lang natin? Hindi, dahil yun lang ang ating tugon. Yun ang ating tugon bilang isang mananampalataya. Sa aking pagtatapos, gusto ko lang basahin sa English, isang himno, isang kanta na nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ng peace. Sabi dito, alam niyo to eh. Because He lives, alam niyo yun, di ba? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future and life is worth living just because He lives. Then one day, I'll cross the river. I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know He lives. Mga kapatid, mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ang panglabing isang chapter na patungkol kay Lazaro ay patungkol sa muling pagkakabuhay niya. Hindi lang patungkol kay Lazaro, ngunit patungkol kay Jesus at ang kanyang mga sinasabi. Sabi niya sa John chapter 11 verses 25 to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, pakinggan po natin ang mabuti, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinuman nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Biglang tanong ni Jesus, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Naniniwala po ba tayo sa sinasabi ni Jesus? Alam natin, hindi lang natupad ni Jesus ang mga sinasabi na banal na salita, na kasulatan, na nakaraan, na darating nga daw ang Mesiyas. Dumating na nga po eh. Pinatunayan na nga niya eh. Diba? Sabi, the deer will leap, the blind will see. Ayun na, dumating na.
ngunit hindi po natatapos ang kanyang pangako. Ang kanyang pangako ay natatapos ang kanyang pangako para sa ating kinabukasan. Para sa ating kinabukasan. Na sinasabi ni Jesus, ang sinuman na bubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Mga kapatid, pag tinitignan natin si Lazaro, dapat nakikita natin ang buhay natin. Na lahat nangangailangan ng spiritual life. Na kung meron tayong faith, meron tayong pananalig, meron tayong pananampalataya, gayon din ang mangyayari sa atin. Na mula sa patay, tayo rin ay mabubuhay muli. And that's the evidence that we have. Minsan masyado na tayong ang glasses natin pang reading lang eh. Hanggang sa malapit lang eh. Wala tayo sa para sa malayuan eh. Ang minsan iniisip natin, ano ba plano ko in the next 1 year, 5 years, 10 years, 30 years. Kailangan po natin maisip kung ano yung pinangako ni Jesus. Hindi po ako nagsasalita niyan, si Jesus ang nagsasabi at pinangako niya. I am the resurrection and the life. Siya ang nagbibigay ng buhay sa mga namatay. Kasama na po tayo doon kung meron po tayong pananampalataya sa kanya. Aking panalangin para sa atin ay itong mga pinapangako ni Jesus. At itong mga pinapangako ni Jesus ay sana magkaroon tayo ng desire para dun. Minsan masyado na natin iniisip, ay gusto kong lumaki yung katawan ko, gusto kong maging healthy, gusto kong magkapera. Sana gustuhin rin natin yung sinasabi ni Jesus na siya ang magbibigay ng muling pagkabuhay sa atin. Bilang tugon sa ating narinig ngayong hapon na ito ay meron tayong paalala sa mga Bible study, ang PDF 242, pag-aaral sa libro ng Epeso, ngayong Huwebes, September 6, 7 p.m. Jollibee Commerce Avenue. Women of Grace, Tears and Fears Series, Words for the Worried. Napakaganda ng ating series. No? Sa September 14, 2018, 7 p.m. McDonald's Commerce Avenue. At yung Men of the Word, o yung MOW, Bible Study, sa September 15, Sabado, 7:30 ng umaga, McDonald's Commerce Avenue din. At tignan nyo lang ang ating Herald, no, para sa mga detalye at ibang mga Bible studies. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami na ang inyong anak ay hindi siya naging expedient, hindi niya naisip ang maging profitable, ngunit naisip po niya kami. Naisip niya ang magbibigay ng luwalhati sa kanyang ama. Salamat, Panginoon, kung hindi lahat po kami ay kamatayan ang papunta sana. Ngunit dahil sa inyong anak, Panginoon Diyos, naaalala po namin ang inyong biyaya at tulungan niyo nga po kami sa aming tugon upang ituro ang Mesiyas at upang magbigay ng luwalhati sa inyong anak. Pagpalain na nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.